Hanggang ngayon, hindi natin alam ang dahilan ng hiwalayan ni na Catherine at Daniel. Makaliligtas ba sa akin yan? Pasensya na. Ay, hindi ako gumawa niyan. Pinagawa ko lang yan. Sabi ko sa gumawa, masyado naman mo namang galit ka kay Daniel. Ba't naman siya pinilas mo? Eh, Father, yan ang pinakamagagawa ko eh. Kasi naman, Father, kayo talaga ang mga problema namin, kayong mga lalaki. Ah, gano'n. Nadamay pa ako. So, hindi natin alam ang dahilan, ha? Pero sigurado ko, mabigat ang dahilan. Kasi hindi naman basta-basta, kakalas na lang yung mga yan. 11 years pa naman. Diba? Sabi nga ni Catherine, yung nakikita nyo, yun talaga yun. Minahal ko talaga siya. So, sigurado ko, bigat ng dahilan. Lalo pat, kung titingnan mo yung mga pahayag ni Daniel, parang pwede pa naman eh. Parang gusto pa ni Daniel eh. Parang yung mga sinabi niya nung minsang interviewin siya ni Tito Boy Abunda. Kasi ang tanong ni Boy Abunda sa kanya, kapag napagod ka, iiwan mo ba siya? Ang sabi ni Daniel, ilang beses na po ako napagod, pero hindi ko siya iniwan. Ganun sana! Yan lang, hindi ganun eh. So, ibig bang sabihin, parang si Catherine pa ang bumitaw? Wag naman. Kung siya man, siguradong matindi ang dahilan. Sapagkat ang babae, lalong-lalo na yung mabuting asawa, mabuting girlfriend, mabuting nanay, hindi basta-basta bibigay yan. Hindi basta-basta bibigay yan. Kung walang matinding dahilan. Lahat kayang tiis, matiisin ang mga babae na ganyan. Kaya't kung bumitaw na, ibig sabihin matindi talaga. Kaya nga may kasabihan, ibang usapan na kapag ang babae ang sumuko talaga. Kasi bago sumuko yan, marami ng beses na nakipaglaban yan. Kaya lagi kong nauulit ngayon, di ba? Matindi talaga ang dahilan. Nakamamatay na yung dahilan.